kamakailan sa Philippine Embassy sa Beijing ang mga mag-aaral ng Xavier School para alamin ang mga gawain ng mga kawani ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas. Ang grupo ay binubuo ng mga grade 11 students na kumukuha ng IB program. Ang Chinese Language Enrichment Program ay bahagi ng kanilang curriculum. So, pinahalagaan mo ito dahil yun, nakikita ng kanilang mga magulang importansya para makapag, in terms of communication, para makapag, what do you call this, negotiate and all those stuff so that it'll be easier for them to talk to their counterparts. Katulad sa programa ito, marami po silang mga, they have lots of times that they go out exploration, so they meet a lot of people. They have to communicate. They cannot just go out and use the point system. They have to speak a lot. They need to talk to people. Malugod na sinagot ng mga diplomatang Pilipino na kabilang sa political, consular at cultural sections ng Pasiguan ang mga tanong ng Xavier students singil sa issue ng diplomasya, usaping politikal at kalagayan ng mga OFW sa China. I'd like to welcome all of you who are coming over to our embassy. Nakadaupang palad din ng mga Xavier students si Ambassador Jose Santiago Santa Romana. Sa kanyang welcome remarks, kinilala niya ang kahalagahan ng pag-aaral ng wika at kultura sa pagpapalalim ng pag-uunawaan ng mga mamamayang Pilipino at Chino. Ipinayag din ni Ambassador Santa Romana ang kanyang pagsuporta sa tinatawag na Track 2 ng diplomasya na kinabibilangan ng people-to-people exchange. Mahalaga ang magagampanan ng mga kabataan sa pagpapalalim ng pagkakaibigan at pagkakaintindihan ng ating dalawang bayan, ng bayan ng Pilipinas at China. Ngayon, nagkaroon na ng maraming pag-uusap at kasunduan, no? Tadami ang tinatawag nating scholarship, no? Kaya sa mga estudyante sa Pilipinas, malaki ang at dumadami ang pagkakaroon, ang oportunidad, no, na mag-aral sa China, hindi lamang sa koleyo, kundi sa graduate school. No? I found that the Q&A part was also very beneficial to someone like me who is not really that knowledgeable in international affairs. And I think that I very much learned from this experience. Nice kong maipahayag sa mga kabataan na pupunta sa China na manatili yung open-mindedness po para handa po kayo sa mga pag-iiba ng kultura po natin sa Pilipinas at sa kultura ng China.